babala sa mga mahilig pumunta sa bar. Ganito ang mangyayari sa inyo na mawawalan kayo ng pantalon at sapatos kapag nasobrahan kayo sa pag-inom. Kaya panoorin nyo ang nangyari kay Kuya after niyang pumunta sa bar. Hindi ko alam eh. Ha? Tapos wala ka pang short? Ba't wala kang... drop ako dun. Pumunta ni ng... Saan? Nang ano yung discoan sa... Oo. Dito? Sa? Disco ay... Ang pang... Disco ang gabi. Ba't ka nakarating dito? Hindi, tapos wala kang short. Wawa naman siya, no? Baka niligaw ka ng ano, niligaw ka ng gwende, ng impakto. Tapos nag... Pagka umaga, mark ako dyan sa ano yun, no? Wala kang alam dyan. Wala po akong alam. Ha? Huh? Di maglakad ka na mga taon nga, ganyan, naka-brit. Hindi nga ako. Ha? Huh? Tapos, parang may plano ka, gusto mo short? Hindi nga ako sana. Ha? Short. Short, tapos? Balik siya ako dito sana, kuya. Babalik mo? Babalik ko, babayaran ko ba? Babayaran mo ba? Ganon? Gusto mo ng short? Yan, maraming short dito. Oh. Sa trip niyo? Oo? Bata wala kang short? Para, ano? Para akong makakabit ako dito. Oo. Babayaran ko rin. Bibigyan kita ng short? Oo. Para... Tapan natin ng short mga hindi tinubos dito. Mabago pa tong mga tong dadaliin mo, brada. Bago pa. Galing Albertos, nagbar kayo? Oo. Ito, polis may... Ito, polis may-ari nito. Sige, sir. May-ari na. Kaka hindi mo binalik yan, makikita sa'yo yan. Wala akong chinelas pa naman. Wala akong chinelas, ha? Chinelas ka dyan? Wala. Wala. Ano ligaw? Walang chinelas. Albertos, gabi. Tapos niyo. Chinelas mo, Tibeka. Tibeka, chinelas mo ta. Kaya nga, pagbabalik pa ako mga dito. Ang ganda ng shirt mo, brad. Pang pulis yan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin kagabi. Galing pa ako ng ano, nakamsib yung papawa ko. Tapos, nangyari ako nung uminom sa Albertos. Ngayon, parang hindi ko na alam. Bakit linigaw ka ng impakto? Di ba meron ganun, no? Niligaw na impakto yung mga ano. O di kaya linigaw ka ng ano, Brad? Niligaw ka ng alak. Oo, hindi impakto yun. Huwag ka maniwala. Ano pa ako, pauwi na. Punta ka ng trip. Saan ka mauwi? Come 7? Pa po ako. Mag-taxi ka na, doon ka na magbayad! Hindi po kasi paano pa yung pagbaba pa yung bahay natin. Hindi, pwede! Mag-antay ka, sabi mo! Mag-taxi ka na kayo! Kung maglalakad pa ako kapag... Ikaw mati, chinelas na! Doon ka sumakay sa kwan? Wala kang short eh! Ngayon pang umaga yun, nag-prep! Nag-prep! Ngayon may short na! Galing pa kami ng Albertos kagabi, galing pa akong Camp 7, niyaya ko ng kaibigan ko, pero... Camp 7 lang. Oh, lapit lang. Pwede ka na maglakad, shortcut ka dyan, oh. Bigyan mo ka ng chinelas. Disclaimer. So, una sa lahat, huwag dapat nating i-bash si Kuya na nawalan ng pantalon at nawalan ng sapatos dahil hindi rin biro na mangenge after kang magbar ng gabi tapos hindi mo talaga alam ang napuntahan mo. Tapos ang pangalawa, wag din dapat nating i-bash yung nag-video o yung kumuha ng video dahil I'm sure na gusto niya na iparating sa mga manonood na ganyan ang magiging consequence kapag hindi in moderation yung pagbabar hap mo, o di ba? Nangyari ang insidenteng ito somewhere along Naguilian Road sa Baguio City. So recently lang po yan, this week. Ito ang tanong. Paano nawalan ng pantalon ang lalaking ito? Tsaka ang sapatos niya. Kaya nakita niyo naka-medyas lang at talagang naka-t-shirt lang, no? Ang tinitignan natin na very possible na angulo is mukhang ninakawan siya, no? Kasi nga, kapag sa isang lalaki, kapag nalasing ka, yung mga kawatan, ang una talaga nilang tinitignan is yung pantalon. Kasi dyan nakabulsa
yung pera mo, yung wallet mo, at iba pang mahahalagang bagay, baka pati yung relo mo, or yung mga jewelries mo, nasa bulsa mo. So, yan yung parang pinaka-purse, yung mga pinaka-wallet ng mga lalaki. Tapos, pagdating naman sa lalaki kasi, ang isa sa mga pinaka-expensive na sinusuot is yung sapatos. Kasi yung sapatos, pwedeng-pwede yan ibenta kahit saan. Kaya, yan ang unang nawawala sa mga taong lasing. Kaya mag-ingat-ingat kayo kapag nagpupunta kayo sa bar at hindi nyo talaga na-control ang sarili nyo at nakatulog kayo sa kalsada. Ang second angle naman is baka naman prinank lang siya and hopefully prinank siya ng mga friends niya na iniwan siya sa kalsada. So if ever man na prank ito, this is a brutal prank. So, ito yung mga kaibigan na matindi talaga na mag-prank sa kanilang mga friendship, lalo na kapag mga ganitong may tsibugan o kaya kasiyahan sa mga pagpupunta sa bar. O kaya, napunta siya sa mga bad company or bad friends na kung saan na alam nilang nakatulog siya, pinabayaan na lang siya, and parang dinispatcha siya sa kalsada na nakatulog, and bahala na lang siya kung saan siya pupunta. So, ito na ang mga hard-earned lessons mula sa video na yan na dapat nating tandaan. Ang pinakauna sa lahat is huwag masyadong magpakalulong sa mga iniinom nyo. Lalo-lalo na kapag pumunta ka sa bar, kasi nga mag-isa kayo, and kapag nangyengi na kayo, hindi nyo alam ang tunay na talagang kaibigan nyo. Tapos, ang pangalawa, kung if possible, sa bahay na lang kayo uminom para at least mas safe kaysa naman pumupunta ka sa mga bar or kahit na anong folk house na hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa iyo kapag hindi mo na na-control yung sarili mo. O, di ba? So, number three is choose your friends. Siyempre, tignan mo talaga kung sino yung friends na walang amats sa ulo. So, ito yung mga friends na dapat talagang kinikilala mo bago ka sumama sa kanila kasi hindi mo talaga alam ang takbo ng utak ng isang tao, mapa-friend mo man or hindi. So, yun yung dapat natandaan mo kapag lumalabas ka sa gabi. Kaya sana meron kayong natutunan sa video na ito and I hope kay kuya na nasa video, sana na-earn niya, na-realize niya yung lesson niya, pinaggagawa niya. And I think baka ayaw na niyang samahan yung mga friends niya na kasama niya nung last na pumunta siya sa bar na yon. O, di ba? So, I hope na may nakarelate din sa video na ito para alam niyo kung ano yung gagawin niyo kapag pumunta ka sa bar. Okay? So, always remember to stay safe and be vigilant. Okay? So, ingat-ingat po lagi and have a nice day.